Magandang umaga na. Medyo makadaupang palad na po natin mga kaibigan. Ngayon, ang OADC. Para malalaman po natin mga nanay ng tahanan at ng mga tatay ng tahanan kung saan po ang schedule at kung mayroon man. Magandang umaga nga sa iyo, sir. Magandang umaga. Yes. Sandali lang, ha. Ayusin lang po ng ating sir. Good morning. Hello, good morning. Yes, ayan. Naririnig niyo na po. Hello po. Yes, sir. Good morning. Okay, sige po. Engineer, pangalan po, sir? Pakiulit. Rodel Mansueto po. Okay po. Engineer Rodel Mansueto. At si Tommy Abili po ito ng Bigwas dito po sa programang Bigwas tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. At hinihiling po ng ating mga mamamayan na kung ano po ba ang mga naka-schedule na mga power interruption natin kung mayroon. At kung wala, ano pa po ang mga plano ng OADC at ano pa ang mga activities ng OADC para pagandahin po ang serbisyo sa ating mga taga-Ulunggapin nyo, sir. Magandang umaga! Yes, sir. Salamat po sa opportunity na binigay nyo para ma-explain po namin ang site ng OADC. Yes. This coming Saturday po, 22, may scheduled power interruption po tayo starting 7 o'clock AM to 5 PM. Ito po ang affected areas po ay from Cola Street to Ocean View ng Calaclan Highway. Okay. Ang purpose po ng interruption po is para makakapag-install po tayo ng tie line from 13.8 kV tie line from CDMU to Cali substation. Hanggang bali, Cali? Opo, hanggang dyan po sa may Coral Street. Bali, ang purpose po nito, ng linyang ito po is to provide contingency support po para kung sakaling may nasira po sa Cali substation, ang Barreto area po ay madali po natin i-transfer yung power, yung supply nila papunta dito sa CBMU. Paglalatag lang po ito ng mga kawad? Aside po sa paglalatag, magkakandak din po ng trimming ng kahoy, tsaka mga correction at tsaka rehabilitation po ng poste at tsaka mga light accessories po. Pero wala pong pagpapalit po ng mga transformer, ganun po, sir? Bagong linya po ito, so wala pong papalitan po na distribution transformer. Ayusin lang po yung mga poste at saka crossarms. Oh, sir, ano po ba nga nangyayari kung minsan ay mayroong mga ilang minuto lamang na biglang nawawala ang power? Anong dahilan po minsan yan? Minsan po, may dalawa po kasi tayo, mga part po yan sa mga emergency power interruption. Minsan yan, may mga momentary po tayo na fault sa linya. Isa pong dahilan yan, nakikita namin is yung mga kahoy na sumasagi po sa linya natin. So, na mamatay po yung linya natin. Tsaka, kasi may fault. So, part ng reliability na ng system po natin is protektahan po natin yung buong system. So, minsan, may mga interruption kasi pag sumagi po yung kahoy sa linya natin, automatic po na pinapatay po ng mga protections po natin sa linya ang supply ng kuryente para po maiwasan ng mas malaking damage sa properties natin at saka sa properties po ng OADC. Kumusta naman po pala ang inyong yung tinatawag ninyong operation na tanggal illegal tapping. Kumusta na nga pala? Patuloy po ba na talagang sincere na po ba talaga nang gusto ang OADC para mahuli yung mga nagtatapping o nagnanakaw ng kuryente? Yes, sir. Salamat at tanong mo yan. Ito po, minaigti po namin yung drive po namin para mahuli po yung or makorek man lang yung mga nagnanakaw ng kuryente. Kasi sa ngayon po, ang losses po natin is above po sa system loss cap na binigay ng ERC, which is 8.5%. So ngayon po ang average po natin na system loss cap is system loss po is around 18% po. So
lugi pa yung kumpanya, hindi namin ma-recover kasi yung mga losses. Ibig sabihin ay, kailangan po ata talaga, sir, na gay-gayin ang bawat linya para malaman. Dahil mayroon pong, kayo ba may mga taga dati pang mga POD na nasa inyo ring company? Yes, sir. Meron naman. Pero, under naman po siya ng mga supervision po ng mga taga-UETC po. Oh, kasi nabalitaan namin, minsan isang araw po at abangan po ninyo, manood po kayo ng TV22 dahil iimbitahan ko po rito isang whistleblower na kung bakit lumaki ng husto ang lumubo ng husto yung kuryente noon na hindi nababayaran nung mga nakaraang administration dahil mismong taga-POD pala ay naglalagay ng kontador pero naka-face ang bayad. Ay lahat na ng kagamitan, aircon, refrigerator, lahat nata, pati mayroon pati kapitbahay ata kasama pa, ay nanatiling binabayaran 2,000 lang. Kaya lumaki ng husto yung bayarin. Yung anong tawag sa inyo yan, loss system o loss generation? System loss po. Bali, dalawang klase po yung system loss. May technical losses po tayo at saka non-tech. Yung technical losses po, inherent po siya sa system natin kasi pag nag-generate, parang ano yung sa physics mo natin, kung naalala nyo po, energy cannot be created nor destroyed. So, pag-transform po natin ng electricity, may mga losses, halimbawa, from electricity, nagiging heat. So, isa yun sa mga technical losses. So, at isa pong uri ng losses yung non-tech, na yun yung ang contribution is galing sa mga nakaw, yung mga kwentador na hindi nakarehistro sa UEDC, so hindi siya nababasa. Yung mga direct tapping po, sama po doon. Okay. At kung paano, kung sakali, taga dating POD na ngayon ay nasa inyo ng company at yon ay mismo pang utak ng mga illegal tapping dahil sinisingil ng lingguhan yung mga walang kuryente at kinakabitan na lang sa pamagitan ng ganon, ano po ang kaparusahan na nakahanda ng inyong company doon sa mga nanmumuno pa ng mga illegal connection? Kung connected po siya sa UEDC at ginagawa niya pa rin yung mga ganun po, automatic po na termination po yung ano namin. Okay, sir. Paghandaan po ninyo ha, isang araw, tatawagan ko po kayo at paghandaan po ninyo dahil gusto ko pong malaman kung gaano po kalaki ng loss system ninyo sa isang periodo, itong isang quarter or second quarter, ikumpara po natin doon sa mga nakaraang taon. Kung alin po, ito ba'y bumaba o ito ba'y tumaas o ganun pa rin, para pagbabatayan po natin kung nanatili pa ba ang nakawan o nawawala o nababawasan na. Actually sir, when we took over our operation from PUD last June 2013, the system loss ng OEDC po is around 37%. 37% po. So, yung ikumpara po natin doon sa mga nakaraan pang taon, doon sa inyong record. Actually sir, wala kaming hindi kami ano sa record na ano. Kasi, wala na kayong kopya noon. Pero ang sa pag ano po namin, pag takeover po namin, nasa 37%, kaya naging intensive po yung campaign namin para mahuli po yung makorek lang po itong mga naganakaw. So far ngayon sir, we are improving, nasa 18% na po yung system loss natin. Sa second quarter na? As of February po. Ibig sabihin bumaba mula 37, 18% na po ngayon. Ayun, sana naman. Ito, lilinawin po natin dito sa ating mga tagapakinig at na mga viewers, mga kaibigan, itatanong po natin kayo, engineer. Yung loss system, sino po ang magbabayad nun? Part ng ano sir, so based sa APRALO, ERC po may recover, pwede po mag-recover ang utility hanggang, halimbawa dito 5BTU, hanggang 8.5% lang po ng system loss. So halimbawa kung lagpas po sa 8.5% yung losses ng utility, ang utility na pong shoulder nun, hindi namin pwedeng recover yun sa customers. Linawin po natin sa ating mga tagapakinig po. Ano pong ibig sabihin na ang magre-recover doon ay ang utility? Meaning po, halimbawa, ang government ba o ang LGU ba, local government ba o yung ating mga subscriber o ating mga kliyente?
ano po, yung 8.5% na system loss ka po, yun yun po ang inaallow ng ERC or Energy Regulatory Commission na i-recover from the customers. Ibig sabihin, yung mga customer ang ang magbabayad nun? Yes po, 8.5% lang po. Halimbawa, dito sa OVDC, magpas po tayo ng 18% po ta ang system loss natin ngayon. Mm-hmm. So, the difference between 18 at 18.5 is around 9.5%. Mm-hmm. So, yung sobrang 9.5%, ang OEDC po ang nagbabayad noon. Hindi po yung pwedeng recover sa customers. Mm-hmm. So, meaning po, lugi po talaga ang OEDC from June to hanggang February po. Kaya, ganun na lang ka-intensive yung campaign namin na maghuli o makorek yung mga naganakaw na kurente. Oh, basta sa dalawang barangay na yan, yung Kabalan na yan, pukusan po ninyo dahil marami na pong nakakaalam. Mabuti sana kung may mga reward ba kayo doon sa mga magsusumbong at yung may confidentiality ba kayo doon sa mga magsusumbong sa inyo para maitago po ninyo yung mga magtitip sa inyo na mayroong tapping dyan. Yes sir, lahat po ng mga tip na ibibigay sa amin regarding sa mga pilferage po is confidential siya at saka yung company ay may kaupulan naman po siyang reward na ibinibigay po. Okay, yan. Maganda mga kaibigan ha. Magiging masigasig na kayo na tulungan po itong OEDC dahil sa iniiwasan na po natin dahil itong low system, ito ang problema natin eh. Tayo rin ang magbabayad. Tapos, ayan, katulad ng mga nakaraan pa, hindi na bayaran, marami na rin nagpapaputol, lumaki ng lumaki, ganun, tama po ba yun, sir? Sa surcharge naman po yun, iba naman po yung, pag halimbawa may outstanding account ka dito na hindi mo nabayaran, so, katulad po ng ibang mga financial institution po, may mga corresponding surcharge po na ina-apply po. Sir, bibigyan lang kita ng kunting idea. Dahil nung mga nakaraan, mayroon kasi akong nakuha ang whistleblower na kaya lumaki ang bayarin noon dahil yung mga taga-OEDC na mga opisyal at ilang mga opisyal na lokal ng pamahalaan kasabwat ng taga-PUD, hindi pala OEDC, PUD, naka-fix na lang sila. Napakalaki ng napakaraming gamit, nagpapatapping pa. Nagtawag nila nito ay octopus. Yung mga ganong nangyayari na hindi po nababayaran at lumaki ang loss system ninyo, yun po ba ay posibleng mangyayari din sa inyo? Sa ngayon po, yan po iniiwasan ng OEDC kasi yan po ang one of the major reasons bakit naging privatized po yung PUD dati kasi hindi napigilan yung paglaki ng system loss at saka yung hindi rin nagbabayad, yung marami rin hindi po nagbabayad ng kuryente. So, yung sabwatan po ano? Oo, isa rin po yung sa mga reasons. Kaya dito sa OEDC, yan po talaga ang iniiwasan namin mangyari. Ang ibig pong sabihin talaga nito sir, may kasalanan po talaga. Yung lahat ng dumating, yung lahat ng buntun ng galit ng tao na pagbuntunan yung local government dahil nga doon sa mga mismong mga opisyal ng taga-PUD at ng iilan na tawagin natin nagnanakaw ng kuryente. Hindi ko to yan, pero hindi ko po ma-confirm. Mayroon po kasi ditong nag-text yung napakalaking utang ng local government nitong nakaraan. Bakit daw ipinababalikat ninyo sa LGU? Ba't hindi na lang daw yung makihati ang OEDC? Sagutin mo nga to sir, paano kaya papaliwanag natin to sa mamamayan? Part ng sir, isa sa mga provisions ng asset purchase agreement po ng OEDC between OEDC and the local government of Olongga po. Ang utang po ay hindi part ng purchase. So, bali, kung ano malang utang dati ng Olongga po City o ng PUD sa NGCP at sa PISAM, hindi, wala pong pakialam ang OEDC kasi hindi naman, unfair naman po sa OEDC na kami ang mag-shoulder ng utang ngayon na hindi naman kami ang manage ng utility during that time. So siguro hindi namin alam kung hindi ko rin masabi kung
anong gagawin nyo ng local government ng Olongapos, kung anong scheme na gagawin nila para mabayaran ang utang nila sa PISAM at saka NGCP. Kasi ang yun nga po, ang nag-took over lang po ang EDC, so wala po kami kinalaman doon sa utang dati ng PUD. Oh, kaya ang nangyari ay hindi po sagot, hindi po kayo dapat sisihin ng mga ilang kritiko ninyo. Dahil ang kanilang panawagan, dapat daw makihati daw ang OEDC. Unfair po sa amin kung magbabayad po kami, para magbabayad po kami ng utang ng PUD dati na wala naman po kami kinalaman doon, di ba? Oo nga. Ayan ba yan, totally na pala, totally privatized na ba talaga yan? Yes sir, private po ang OEDC po. 100% private entity. Okay, sakali po, kung sakali lumalaki ng husto ang law system ninyo, at yung marami dyan sa mga, halimbawa yung inyong mga official at mga official ng government ang hindi nagbabayad, pag lumaki ng husto ang system, may pananagutan din ba ang LGU? Sa ngayon po, wala na pong exempted lahat po ng government buildings, kahit sino pa man customer po is equal po, lahat po sinisingil ng OEDC. As long as registered customer ka, kung hindi ka pa registered tapos may supply ka, pinuputulan po namin hanggang mag-apply ka po ng OEDC. So pa ngayon, sa ngayon po, wala pong talagang libre dito sa OEDC. So fair po lahat, sinisingil namin kung sino ang dapat singilin, puputulan kung kailangan putulan. Gaya pati tuloy mga lansangan natin, madilim na rin, pinutulan na rin. Hindi naman po, kasi unfair naman po dun sa mga customers po na diligent po sa pagbabayad ng kanilang kuryente. So, kahit na po siguro ikaw, kung ang kapitbahay mo hindi nagbabayad, tapos ikaw nagbabayad po kayo ng tama, so mapifeel mo rin po, diba, na unfair na dapat putulan yung hindi nagbabayad po. Okay, okay. Then sa side naman po ng EDC, unfair din naman po sa amin na magbabayad kami ng, kami ang PISAM po, naniningil po sa amin 100%. Tapos yun, naman, hindi namin maisingil sa mga konsumante ng kuryente 100% kung anong ginamit po nila. So, wala rin po. Ang mangyayari din po ang, kung anong nangyari dati sa PUD. Kung ganun po ang sistema, ipatairal po natin. Ganun pala ang nangyayari noon. Ibig sabihin, itong mga street light na ito, kapag patuloy, ano bang contribution ngayon ng OEDC sa mga street light natin, sir? So, pa ngayon, yun nga po, maraming clamor po niyan. Dapat sabi nila, kailangan subsidize po yung street light, pero under po ng, unbundling ako ng Energy Regulatory Commission, wala na pong subsidized na mga... Wala na po talaga? Oo, wala na po. So, alangan naman na matawag natin, alangan naman balikatin ninyo yan? Hindi naman. Wala, hindi nyo pinasasagot sa local government? Yun po, supposedly, kung dapat part ng budget po ng LGU ang pagbabayad po ng mga... Yun! Ito. Pagkatapos, pag hindi nila nababayaran, tataas na naman yung utang. Karon pa, ikot-ikot po tayo, ganun. Okay, sir, maraming salamat sa ginawa mong service. Marami pong nalalaman ngayon ng ating mga tagapakinig at ang ating mga viewers. Araw-araw po kami makikipag-ugnayan sa inyo para malinawan po ng ating mga viewers at ng ating mga tagapakinig sa DWGO kung ano po talaga, ano bang dahilan, bakit itong laga ang issue. Kaya para na ipaunawa natin sa kanila na ito yung nangyayari sa ating lungsod. Ano, sir? Okay, sir. Salamat, sir. Yung basura pala, tinanggal na ninyo? Kasi po, wala po yan sa electricity na ang ano po talaga nangyayari is purely electricity po na Kaya wala na ang basura? Opo. Binukod na nila ng bill? nasa LGU na po yun. Ibawal po yun sa ERC. Sir, patuloy namin subaybayan yung law system ninyo, ha? Para maiwasan po natin yung pangamba ng ating mga tagapakinig, ng ating mamamayan sa Olongapo. Sige po. Yes, sir. Marami pong salamat po, engineer ng OEDC po, mga kaibigan. Yan po, napapakinggan na po ninyo. Ayan, ha? Yan po, mga kaibigan. Malinaw na po yun. Tandaan ninyo,
kapag mayroong mga street light kung ano-ano na hindi binayaran, napapasok po sa local government, lalo na yung ilang mga opisyal na naglilibre ng kuryente. Kaya huwag ninyong ibuntun sa isang tao. Baka sasabihin ninyo, yun ako. Ay kahit naman ako, kasi naranasan ko po yan eh. Nung nagiging pangulo ako ng mamahayag, alam mo po ang ginagawa, kahit anong batikos, kahit pagkakasala ng aking mga tauhan, lalo na yung isa kong board of directors na taga Bulgar, na napaka-swail, kapag gumawa ng kalukuhan, sa akin ibinubuntun ang kasalanan ng mga kritiko ko. Kaya may isip ko eh, ay ayaw ko namang masira yung aming organization. Ang ginawa ko, hindi lang ako kumibo. Pero mali pala. Dapat pala talagang linisin ang pangalan. Kaya napipikon na ako nun. Yan po mga kaibigan, kung bakit nililinaw ko po dahan-dahan yan. Mamaya, pakinggan din natin minsan, mamaya baka makuha din natin ang panig ng Subic Water. Pero wala naman tayong issue dyan eh. Dito lang tayo sa kuryente nagkaroon ng issue. Kaya minsan, alam nyo, minsan ako talaga, iniisip ko minsan eh. Mali din pala kung minsan sa isang side ka lamang nakikinig. Kasi naranasan ko na rin kasi yan. Kung paano ako batikusin. Mantaki mo, binigyan kami ng pondo na mag-outing dito sa Zambales para dalhin yung higit sa 100 mamamahayag na mga miyembro ko. Binigyan kami ng 100,000 pang budget. Ay bay, yung sabi ko nga eh, dalawa yan na mga taga ibang outlet ang nagsabi sa akin na ibukod na lang at paghatian na lang yung pera. Ay ayaw ko nga ng ganun dahil gusto, ayun nga eh, nakaplano para sa outing. Ay ang ginawa ko, nag-outing kami. Ay nagwala yung dalawa. Yun ang gumawa ng iskandalo. Nakaso ganito, ganon. Ang putok sa Pangulo. Ganon din po ang pangyayari na yan. Yung issue na yan dito sa Olongapo, ang putok sa ama ng bayan. Kaya nga, nilinaw ko. Kukunin ko, i-update ko sa inyo ang loss system ng kuryente sa Olongapo. Para maikukumpara natin kung bakit lumaki nga. Kasi mayroon, isang araw po, abangan ninyo rito. Uupo dito yung isang whistleblower. Sabi ko nga sa kanya, dahan-dahan lang ha. Sabi niya, oo, kawawa naman yung nakaraang administration. Hindi lang kumibo yun. Pero sa totoo lang, ako pa mismo ang pumunta doon para pangalagaan niyang yung kanilang mga kontador. Ang billing nila, minsan umaabot ng 18,000. Ang binabayaran, 2,000. Flat rate. Okay. Eh ngayon, kung ang binabayaran nila ay 2,000, nawawala yung 16,000. Saan papasok yon? Sa low system. Dahil ang PUD, under government. O, di ba? Kapag under government, government ang magbabayad. Tama ba ako? O, di ba? Alam nga naman eh, under government ang PUD. Pagkatapos lumaki yung low system, ako ang singilin ninyo. Sa kluban ko kayo ng timbang, dalawang tubig na timba. Dalawang timbang tubig. Yan po mga kaibigan. Kaya nililinaw ko po yan. Dahil dati, ang PUD ay government. Ngayon, lahat ng pagkukulang at lahat ng pagkakautang doon ay babayaran ng government. Kaya pumutok po yun. Isang araw po, ang tabayanan ninyo rito. Uupo po yan. Sabi ko nga sa kanya, wag mo na lang banggitin yung iilan. Dahil napakarami pala noong flat rate. Kaya siguro kinakabakabahan na yun. Yung mga nanonood ngayon at yung mga nakikinig, eh kinakabakabahan na, baka mamaya banggitin dito ng ating whistleblower kung bakit lumaki. Ngayon, hindi ninyo dapat maisisisi yan sa iisang tao. Sinabi ko na nga sa inyo eh, lahat ng puna doon uuwi dahil ikaw ang ama ng bayan. Kaya wala pagkakaiba dito ngayon sa ating local government. Lahat ng puna, bakit natin pinupuna, ibinabato natin doon sa ama ng lungsod. Ganun din po ang nangyari. Tingnan mo sa mga komentaryo namin dito.
Sinong lagi naming pinananawagan? Di ba siya? Huwag po ninyong gamiting issue yan. Dahan-dahanin po natin yan, mga kaibigan. Sama kasabihin ninyo, eh hindi, pumapabor ka na dyan eh, dahil nandyan ka eh, kilala naman kita. Kilala niyo ako, pero hindi ko pa nga nakita eh. Nang personal yan eh. Pero nandito ako, may programa ako rito, pero hindi ko pa nakita yung personal. Ganun lang po kasi, dahil ako mismo nakaranas ng ganun. Kung paano ako, lahat ng kasalanan ng mga tauhan ko noon, sa akin ibinuntun. Dahil ayaw ko masira ang aking pamamalakad, pamamahala ng organisasyon, hindi ako kumibo. Pero mali na pala yun. Kaya po mga kaibigan, yan po ang dahilan kung bakit ko po dahan-dahang ginagaygay. Ginagaygay ko ngayon ang totoong pangyayari. Hindi po ako magiging unfair. Magiging patas po ako rito. Ayan po mga kaibigan, magbabalik po ang programang Bigwas pagkalipas po ng ilang patalastas.